Magandang araw sa inyo mga parkoy. Sa video natin ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang kalunos-lunos na sinapit ng isang elepante sa kamay ng mga tao. Siguro ang ilan sa inyo ay alam na ang tungkol dito dahil kamakailan ay naging trending ito sa social media. Ngunit hayaan nyo na paglingkuran ko kayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento na ito. Ngunit huwag mong kakalimutan na i-click ang subscribe button, gayon din ang notification bell button upang ma-notify ka kapag may bago tayong mga video. Halika na at ating alamin ang buong istorya sa likod ng kwento na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, ay tingnan muna natin ang Parkoy Top 5 comments sa ating nakalipas na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga parkoy. Umpisahan na natin. Bago natin tuluyang umpisahan, ay hayaan nyo na bahagian ko kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa mga elepante. Una, mayroong tatlong species na mga elepante dito sa ating mundo. Ito nga ang African Savanna, African Forest, at Asian Elephant. Ang mga elepante mga parkoy ay kilala dahil sa kanilang malalaking mga tainga, mga suwag o pangil na gawa sa ivory, at higit sa lahat ang kanilang trunks na kumukonekta sa kanilang mga ilong at kanilang upper lips. Ikalawa, ang mga elepante ay itinuturing na world's largest land animal na may tangkad na umaabot sa higit 3 metro at timbang na umaabot sa 4-7 tonelada. Ikatlo, ang mga elepante ay nagugugol ng 12-18 oras sa pagkain ng mga damo, halaman at maging mga prutas. Ikaapat, ang mga elepante ay kilala dahil sa kanilang malalaking mga utak at kayang maglaman ng napakaraming mga memories. In short mga parkoy, sila ay hindi madaling makalimot sa kung anumang gawin sa kanila. Ikalima, ang pinaka nakakalungkot na katotohanan ng mga elepante dito sa mundo ay pinapatay ng mga tao upang maibenta ang pangil ng mga ito. Sa katunayan lamang mga parkoy, ang species ng Asian elephant ay isa ng endangered o nanganganib ng maubos at kailanman ay hindi na makikita pa dito sa mundo kapag nawala ang mga ito. Nangyari ang nakakalungkot na pangyayaring ito sa isang state sa India, ang lugar na kung tawagin ay Kerala, na matatagpuan sa timog kanluran ng Malabar Coast sa lugar ng India. Tulad dito sa ating bansa ay ganoon lamang din ang klima sa lugar na yon. Medyo mainit at kung minsan naman ay umuulan. Ang bansang India mga parkoy ay kilala sa pagkakaroon ng napakaraming national park and wildlife sanctuaries, kung saan ay pinangangalagaan ang iba't ibang uri ng mga hayop na doon ay naninirahan. Sobrang laki ng halaga ng mga wildlife sanctuary dahil ang lugar na ito ay napakalawak. Kaya naman ang mga hayop dito ay nakapamumuhay ng matiwasay at parang nasa wild lamang din. Bagamat sila ay nasa pangangalaga ng mga tao at hindi tulad ng mga zoo na maliliit lamang ang kanilang kulungan doon. Sa mga wildlife sanctuary ay malaya silang nakapamumuhay. May mga tao namang nagbabantay sa ganitong uri ng mga wildlife park na kilala sa tawag ng mga forest ranger. Ngunit mga parkoy, ay hindi naman sa lahat ng oras o 24 oras nilang nababantayan ang lahat ng mga hayop sa lugar na ito, sa kadahilanan na nga na napakalawak ng lugar na ito. Isang araw ay naging laman ng mga international news ang trahedyang sinapit ng kawawang elepante at napag-alaman na ito'y nakatayo lamang sa ilog at tila hindi gumagalaw. Isang wildlife official na may pangalang Mohan Krishnan ang nakakita sa elepante na ito sa ilog. Ngunit hindi niya na daw ito pinansin dahil normal lamang daw sa isang elepante ang magbabad sa ilog o pumunta sa mga ilog at magtampisaw, lalo na ngayon na mainit ang panahon. Ngunit kinabukasan sa muling pagronda at pagpapatron ng wildlife official na si Mohan Krishnan ay doon niya na napansin ang elepante
na naroroon pa rin sa ilog at tila hindi gumagalaw, na tila baga kahit hindi sila nakakaimik ay may mga matang nagsasabing, "Tulungan niyo ako." Napansin din ng wildlife official na ito na ang nasabing elepante ay nangangayayat na at tila may iniindang karamdaman. Kaya naman agad itong nilapitan ni Krishnan. Dahil hindi na daw normal na ang isang elepante ay nakalublob sa tubig ng halos 24 oras. Sa kanyang paglapit ay hindi man lang kumibo ang nasabing elepante at nanatili na nakalublob ang kanyang buong katawan sa ilog. Kaya naman ang tuluyan ng malapitan ni Krishnan ay doon niya na napansin ang napakalaking sugat sa bibig ng elepante at napagtanto niya na kaya ito nakalublob sa tubig ay para kahit papaano ay mabawasan at maibsan ang hapdi ng sugat na kanyang nararanasan. Kaya naman agad na tumawag ng kasamahan itong si Krishnan upang magkaroon ng aksyon at maagapan ang kalagayan ng elepante. Ngunit huli na ang lahat. Eksaktong alas 4 ng hapon noong May 27 taong kasalukuyan ay namatay na ang elepante at doon niya na naranasan na huling huminga dito sa ating mundo. Kaya naman ang mamatay ito ay labis na nalungkot at pagsisisi ang naramdaman ng mga tagapangalaga ng sanktuaryo na iyon. Siyempre nga naman mga parikoy, masakit na bilang tagbantay ay di mo nagawa at natugunan ng mabuti ang iyong gawain. In short, sa madaling salita ay di mo naprotektahan ng maayos sa mga hayop na iyong pinangangalagaan. Ngunit hindi rin naman nila ito gusto. Lalong kalungkutan ang naramdaman ng mga ito nang lumabas sa findings ng mga eksperto na sumuri sa elepante na napag-alaman na ang babaeng elepante na ito ay buntis at magsisilang ng isa pa sanang panibagong elepante sa loob lamang ng 18 hanggang 20 buwan. Ayon sa ilang mga tagabantay ay sinasabi na ang elepante ay naglakbay pa ng 10 kilometro upang maghanap ng makakain na siyang makakatulong sana sa batang elepante na kanyang dinadala. Ngunit sa kasamaang palad ay ayon sa mga sumuri sa labi ng elepante, ito ay nakakain ng isang pinya na may lamang firecrackers. Tama ang naiisip mo parikoy, ang pinya ay sumabog sa bunganga ng elepante na naging dahilan ng kanyang mapait na karanasan at nagdulot ng matinding injury at mga sugat sa kanyang bunganga. Ang pinya na sana ay makakatulong sa kanya at sa kanyang anak upang maging malusog ay ang magiging sanhi pa pala ng malagim na pangyayari sa buhay ng elepante na ito. Sinasabi na may ilang araw o oras pang lumaban ang elepante na ito, kaya ito nangayayat ay dahil sa hindi siya makakain sapagkat ang kanyang bibig ay puno ng mga sugat. Siguro mga parikoy ang nasa isip ng elepante na ito noong panahong naglalakbay siya ng 10 kilometro ay ganito: "Hayaan mo anak, kuntintis na lang at makakakain na tayo. Maya-maya naman ay, anak, ito na ang hinihintay natin. Mayroon akong natatanaw na malaking pinya. Hindi na tayo magugutom. Napakabuti talaga at napakabait ng mga tao." At ang pag-aakala na yon na napakabuti ng mga tao ay ang kikitil pala hindi lang sa kanya kundi sa kanyang magiging anak. Nakakalungkot lamang isipin mga parikoy na mayroong ganong uri ng mga tao dito sa mundo. Kilala mga elepante na kahit malalaking hayop ay hindi mapanakit sa mga tao. Totoong nakakadismaya at nakakalungkot ang nangyari na ang isang buntis na elepanteng nananahimik at wala namang ginagawa sa ating mga tao at naghahanap lamang ng makakain. Ngunit may mga taong hindi nakukonsensya na pagtripan at naging sanhi ng kanilang kamatayan. Isipin na lang natin mga parikoy, kayang mabuhay ng mga hayop nang wala tayo. Ngunit tayong mga tao ay hindi kayang mabuhay nang wala sila sapagkat ang iba sa kanila tulad ng mga baboy at mga isda ay ang pangunahing food source nating mga tao. Ngunit nangyari na ito. Sana ay maging aral ito sa nakakarami na kahit ang mga hayop ay may damdamin rin, kailangan din natin silang pahalagaan. Ano ang masasabi mo tungkol dito? I-comment mo na parikoy ang iyong opinion sa ating comment section down below. Patuloy na suportahan ng Jan DTV sa pamamagitan lamang ng pag-like, share, and subscribe sa ating mga videos. Huwag niyo rin kalimutang suportahan at i-like ang ating official Facebook page. I-search niyo lamang ang Jan DTV. Hanggang dito na lamang ang video natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga parikoy. Again, this is Jan DTV signing out.